Good morning, Sunday! Good morning! Kamusta naga kayo? It's Sunday morning. As usual, malamig pa din. At ang ating weather ay kanina ay minus 3. So, hindi ko alam ngayon. Nagdalawa lang tayo, isang sweatshirt, isang jacket. So, meron tayong ipifix na kotse, bumper ng aking kaibigang Pilipino may-ari. So, papalitan natin ng bumper as usual, then change oil and check din natin ang brake pad niya sa unahan. Makikita nyo, medyo maitim yung mugs niya. So, hindi normal yan. At the same time, I will check the rotor and brake pad. So, later on, tirahin natin yan. Pero, uunahin muna natin ang kuwan, bumper, kasi nagpa-damage siya. Ang bumper na doon na sa loob. So, yan. 1996 year model siya. Papalitan natin, guys, yan. So, manood lang kayo. Dagdag information din sa inyo. Manood lang kayo. Check nyo lang sa aking, ano, sa aking YouTube channel El Batanggenyo Pag Akuga. So, good morning, and good morning. Ang ganda ng toolbox ko, no? Pang-change oil natin. So, ito adjustable to. Pwede nyo i-adjust gusto nyo na mas malaki, mas maluwang, or mas maliit. Pwede siya. Ito ang ating impact. Makita. Dati Milwaukee user ako, pero nagpalit ako ng Makita. Para bakit? Para kita ko. Picture. Drill. Same time, mga spanner natin na baligtaran. So, pwede nyo itong yan o, gamitin, or kung gusto nyo pabukas o pahigpit, baligtarin nyo lang, pabaklas naman siya. Okay. Maraming sizes siya. Oil din, pangalis rin ng oil filter. So, adjustable din siya. Sakit na wala.
mabilis. My first time to remove the bumper of this brand of car. Lamig. So, at the same time, habang nakakamera tayo, naka-LS or live stream, gamitan din natin ang ating GoPro 5 Black para hindi natin malimutan yung sana may karga pa siya. Hindi ko alam. Ay, Rosus Mario Joseph. Kakaunti na. So, yan na lang ang kaya niyang i-cover na ano. So, 59 minutes. And let's say 60 minutes and 54 na lang yung battery. So try natin. Ma-play. Magbilit tayo para mas madaming magawa kasi yung iba naman dito ay nasa channel ko na, nasa YouTube channel na yan. Okay, then ano ang pagbalik? Ay, tako. Wrong.
Okay. Connect. Smart up. Turn on please. Okay. Smart. GoPro. Okay. Connect. Ayaw. Anong meron? Okay, try natin na kung nakakonect na baga siya. Ubus na ang oras natin. Okay, yan na, nag-start na siya. So, tuloy na natin, guys. Up, ayan. So, natin ginamitan ito mas mabilis. Thank you.
So guys, alisin ko muna itong aking head camera, ang GoPro 5 ko, kasi madilim sa loob, sa ilalim. So out ko muna siya. Kailangan kong gumamit ng headlight, hindi na head camera. Okay, see ya. So mag-headlight na tayo. Dito kita yung loob eh. Labo na mata ni Batang. Okay. Extension, medyo malayo yung nuts or bolts.
Ay, medyo may kahirapan pero ay, excuse me, kailangan tiisin. Okay, may susulat muna tayo. Sira na itong aking ano. Bumper. Oh. Toyota. Ipsum. '96. Model. Okay. Yan. So, tuloy na uli. Tuloy ang bangay kahit basa ang bonot. Tulay ka lang dyan, ha? So may ganito kang tools, napakadali. Tayo, magyaya ko yung nangalahati na lang. Yun. Nakita nyo ga? O, oh, ayan. Oh. Impact. Dito ka naman sa harap. Lagi ka na dyan sa kaliwa ay baka mamay mga alay ka na. Oh, siya, usay na. Tutumba at wala na tayong pamalit. So yan. Nako, may na-damage nga. So kita nyo guys yung na-damage. Napakaswerte niya kasi hindi natumbok ang chassis. Ito ang chassis. Pero mayroong nadaplisan siya.
So obligado nating unatin siya. Ayan na siya. Tama siya, oh. Okay, so tingnan natin kung anong magagawa nating paraan dito sa auto na to kasi sayang. Oo, alam niyo kung bakit sayang? Ako nang hihinayang kasi para ring tao yan. Dapat alagaan mo ang sasakyan mo at the same time aalagaan ka din niya. Kita niyo to, oh. Ganda yung frame niya. Pero yung kanan, kaliwa, na yupi. So tingnan natin kung anong magagawa nating paraan para kay kabayan. Shout out nga pala sa iyo, Kiel Tang. Shout out sa iyo kay, kanino pa to, kay Mike. Kamusta na di yan, Mike? Bata pa pala yung iyong ama nga na mawala. Siguro may ibang layunin ang Diyos kaya ganun siguro. Gandun lang talaga yung buhay pero naawa ng Diyos, nasa piling na siya raw ng may kapal. So tuloy tayo, guys. Ano kayo maganda rito? Napapaisip ako dito, ah. Pero ang plano ko sa buhay pa pala yung ilaw ko ay alisin na rin yung oil. So bababa tayo ng kaunti, i-recharge natin yung oil niya. Nasa bag ang makin mo. Ayun na din ang transmission. So na dito yung crankcase niya. Diyan tayo bubunot ng tanya man langis. Ubod na ng kalapot. Dito tayo magbabawas ng oil o aalis ng oil. Ito yung ating lagayan ng langis na pinag-change oilan. Kailangan natin ng 14. Wala kang mahabang spanner, nasa nga ang camera, re, dini ka nga, tignan diyan. Yan. So guys, kung wala kang spanner na mahaba, mahirap yan. So kailangan mo ng another spanner. Ano baga sa atin ang Tagalog nito, liabe or, kasi dito ang gamit namin is spanner, eh. So ganun lang, easy. Para may pwersa, okay? Aba! Ito ate, daan taon ang hindi nakakalas. So, palitan natin ng mas malaki pa. So, ito, yung kuya. Aha. Oh, come on. Crazy. It's too much. Okay, ah.
tayo ata ah. Dito ah, para lahat nakapanood. Kaya ayusin lang natin. Yan. Okay. So ito yung pinakalas ko. Parang bakal sa tigas. Hindi ko alam kung saan na masyal yung aking isang tools. So ito ay, kung di ako nagkakamali, 14. Kailangan niya ng medyo barabara ko na ano. Sandali guys ha, kayo matulog muna habang ako yung nag-ahat ng pagkarute. Ang aking 14. So yan natin kung hanggang saan ang tigas mo. Ako'y nakain ng kanin, ikaw ay hindi. Taba dahil yung tik na ito, matigas ko sa nalamo ng kanin. Sipin natin ha. Tama. Hindi natin ang kaunting garute. Sabi sa iyo eh, ako'y nakain ng kanin. Ikaw nga lang bakal, ako'y hindi. Pero siyempre, ako'y nagkakapimbara ako, ikaw hindi. Ayan, oh, bugalwak na. Okay. Titigas ka pa eh, batanggin nyo ako. Ako nakain ng kanin nga. Nagkakape pa ako. O yan, o bigalwak na ha. So para mas mabilis yung agos, ay baklasin yung cover. Oil caps. Yan, pati ari naman ayaw na mabaklas. Kaunting garuti uli. Okay. Oh, Mari Joseph. Diyos ko po, Rude. Alam niya gayon. Ayan, okay. Nakapawon lang guys. Dapat 4 na litro. Ay, wala na yata 2 litro. Ibig sabihin, ay, bihirang mapansin ng may-ari. Siguro sobrang busy sa trabaho. Yan lang naman ang buhay dito sa abroad. Pag medyo busy ka sa trabaho, hindi mo naaalalang intindihin ang kotse mo. Nakita nyo naman to, itinawag ko na sa may-ari. Oh, guys, kaunting tip. Kung gusto nyong guminhawa ang sasakyan nyo, ma-motor man, or kotse, o truck, or jeep, or SUV, AUV, anumang klaseng sasakyan na ginagamitan ng filter, anumang makina, mga generator man yan, ay kailangang nakikita yung liwanag sa kabila. Okay, baliktad rin natin. O, kita nyo yan ha, wala. So, ibig sabihin barado na yan. Yan, tips ko lang yan sa inyo. Yung gustong mga basics, mga basic na kaalaman,
kailangan ito maalaga kay Diyos, sa air filter or ang tawag Diyos sa atin ay dito ay ano, sa Pilipinas air filter, dito naman ay ganun din, air filter din. So yan na, pero bubugahan natin siya ng hangin. Kita nyo naman, oh, super lapot, grabe. Kuha muna tayo ng ano, kuha tayo ng pangsalusa buga, kasi pag binuhay natin tong ating compressor, naku, magwawala na yan. Napakaingay. So ito, ewan ko, siguro meron din ito sa Pilipinas. Ito ay yung ano, umaabsorb ng kuwan ng buga, ng langis. Dito guys, medyo mahigpit sa rice sa New Zealand. Even in other countries na medyo maselan. So kinakailangan ito ay malagyan natin ng kuwan para kontra mag-ano man siya, magtagos man sa kabila, ay doon pupunta. Maano niya yung, maabsorb niya yung langis. So na nagre-rant lang tayo dito, kaya bayan, anaga, kamusta? Namalingki na? Oo, sasakyan. Ito pagawa sa akin ng kabayan din natin, Joel. Nako, taya. Ganto na lang. Saka sa atin? Sa Laguna. Oh, nakatira ako sa Laguna. Saan ka sa Laguna? Baelos, Baños, Santa Rosa. Ah, talaga? Nagbiyahe ako dyan way back 1985. Jeep. Oo. Nag-jeep ka pala dyan. Nangulurum ako dyan hanggang Quezon. Ang dami. Oo, bago tawag dito. Nangalakal ako kasi yung business ko sa atin, may tindahan ako ng gulay. Sa Lipa, Batangas. Oo, sa Lipa. So, ayan, 85 to 88, nasa ano ako? Laguna. Ah, si Mrs. Tagalos Banyos. Diyan na kami sa dulo. Ah, kayo gaya nakaupa dyan? Yung corner dyan? Oo, magaling mo't may kapitbahay na. Nakatira din ako sa Los Banyos, sa may Maahas. Sa Maahas. Nagtinda ako ng... Nagtinda ko ng pagdesal sa UP, LB, sa UP, no, kami may bakery, no, kami in that time di yan. Baka namimit mo yung biyanan ko doon. Nagtinda ka pala, may bakery ka pala doon. Eh. Oh. Kaya maahas ka, no? Pero yung bakery ay nasa Bae, sa ano, Bae. Kung alam mo yung pangalan, itong ginamit namin pangalan ng bakery. Banasihan Bakery. Ay, hindi ko. Sikat na sikat yun doon. Sa mga paborita, yan. May binibilan nga kami ng paborito ng baka yun, yung kaya lang hindi ko tanda. Familiar, oo. Kayo pala nakarenta dyan sa ano? Magkano renta nyo dyan? 379, may 79 pa eh. Abay, mura, ilang bedroom? Tatlo? Tatlo. Ang pagkamura? Oo, tapos ang ganda pa ng loob, bagong renovate siya. Siguro wow. Limang taon na renovate. Limang taon pa lang yung renovate. Ang pagkamura? Eh, samantala itong aming to ay 420. Ilan yan? Tatlo ding bedroom. Medyo maganda kasi. Hindi, pininturahan lang yan. Maganda yung inside niya. Yung yan lang, oo. Oh. Pag ganun. Ito, kaya rin siguro nagmahal ito kasi maganda rin yung loob namin. Pero mura pa rin. May palagi mong 380. Di 40 na. Aba, 160 din isang buwan. Isang buwan, oo. Yung inuupa ako doon sa Lindon. Oo. 370 na, pagkapangit. Walang underlay, ang lamig. Malamig. Diyos me, yung marimar. Luma yung... Ganyan din yung ano... Design. Oo, parang... Ah, hindi. Bato siya. Kaya lang yung mga window niya, ganyan din. Kaya ganyan. Malamig. Malamig itong amin na to. Oo, eh. Oo, malamig yan pag ganyan. Ito, maganda yung window kasi aluminum na. Aluminum. So, saradong-sarado. Ah, selyado. Oo, itong selyado, amin di. Ramdam mo pag iginuhit mo yung sa may ano, may siwang na kaunti, parang blade na humihiwa sa balat mo. Malamig. Sa lamig. Malamig talaga yung ganyan, kaya naghanap kami ng medyo maganda yung window kasi din sa kuryente. Oo. Malaki sa kuryente. Eh, ang kuryente ko dito 75 per week. Ay, malaki. Malaki. Ay, ilang heater? Tatlo. Saka yung aming pang... Pamilya ba kayo dyan? Pamilya, oo. Pamilya ko na kayo.
puro sa Hornby kami tatrabaho, sa Wigram ako gawa ng truck. Ah, so mekaniko ka talaga? Oo. Puro truck ang aking, sa akin dumadaan lahat ng certificate of fitness. Pag bumagsak ka sa WOW, sa akin mo dadalhin yung truck mo. Oh, ako nagre-repair na. No. So ito naman ay nagwo-work ka din. Hindi. Ginatrabaho mo doon o mekaniko ka? Mechanic, welder ako doon. Mga heavy equipment, yung mga nadaan diyan, mga malalaki. Yan ang mga socket. Residence ka na. Awa naman ng kasi ano. Doon yun kasi kami, inabot kami ng higpitan. Oh, eh saan ang trabaho mo dito? Sa Rollstone. Oh, wow, ang layo. Nga. Nagtrabaho ako diyan nung ako'y nasa construction pa. Ah, sa Rollstone. Dati ako construction sa ano ako, sa Complete Rio. Puro bakal naman. Nag-rigger ako doon, still ma, bago naging welder. Nung ma-residente, late 2016, early 2017, nag-upgrade na ako. Ginamit ko na yung sa welding coat mechanic. Good, good. So kasi ito, ako, forklift driver din ako, saka welder eh. Hindi ko magamit eh, kasi upholsterer lang ang visa ko eh. Sayang, ano? Ay, ako pa, pakalaking alwan. Napakalaki ng sweldo ng welder dito. Hindi na yung ano, yung ano, yung alwan, yung hindi ka pressure. Oo. Bagamat iba yung welder ng mga H-beam sa mga building, talaga medyo may pressure doon. Pero hindi ko, nag-trade test ako doon, hindi ko na tinuloy nung kinukuha ako ng isang malaking company dyan sa Hornby. Ayoko rin sa mga building, gusto ko shop lang. Shop lang, kasi dyan hanggat kita mo may bakal eh, pagdudugsungin mo kung gaano kahaba yung lintik na bakal yan. So, ito nung maano ako, apply agad ako sa NSED Truck, yung malaking company dito. Hindi ko lang nakasundo yung forma na freeway. Bless ka kasi napaka- Awa naman ng Diyos. Inabot pa yung kaalwanan din eh. Pero ako isa sa ano, sa late, ano ako, batch na naghigpitan. After nung batch ko, 2016. 16. Oh, 2015 na dumating eh. Ako 14 dumating, September. Oh, inaabot mo pa yung ano. Yung alwan, AOI. So, yun, apply wala agad. Pa, wala pang points-points noon eh. Mababa, 120 ata, 110. Oo, oh, ganun lang. Eh ako, 150 na, kulang pa rin ng 10 eh. Ako, sayang. Ay, ini-apply mo ulit. Ang hindi, inabot na ako ng age bracket. Ay. 49 na ako eh. So kailangan ko ngayon magpa-certificate. Certificate, oo. Ay, ilang taon ka na ngayon? 49. 49. Aba, may edad po ako sa iyo. 51 na ako. Pero inabot mo pa yung kaalwanan. Ay, oo. Ano, that time, ano ako, 40... 46 ka. Bago, malaking points yung galing akong Western country sa Canada. So, nung makita agad yun, tawag agad ang case officer ko, in-interview ako, o nung mga naging trabaho mo doon, kung totoo. Sabi ko, lahat ng nakapasang documents sa iyo, yan na yan. Wala akong binawas, wala akong kinulang. Siguro kung may kulang man dyan, mga payslip ko na hindi ko na itago lahat. Pero lahat yan. Pwede naman nilang tawagan yun kung gusto nilang mag... Oo, di sabi nga nung case officer ko, sige, tatawagan ko ngayon yung ano mo, employer mo doon. Sabi ko, may dadagdag pa akong number na pwede mong tawagan, yung big boss ko doon. Yung mga ginawa namin, tulay, building, library. Saka ako lahat sa Vancouver yan. Pa-skilled mo pala, kailangan ka dito. Awa naman ng Diyos eh, yung dala kong is trabaho, ipito, lahat ipasok sa shortlist. Oo, kahit alin pala din flyan mo. No? Ay, nahuli ko na medyo maalwan tong paggagawa ng truck. Pag nasa ilalim ka ng truck, wala na, hindi ka nakita ng boss mo, pwede ka na mag-Facebook. Lalo na kapag binigay libre ang wifi. Ay, so sorry, Joseph. Napakaalwan. Facebook lang sa ilalim. Oo, walang kalaban eh, hindi guys, sa construction, kitang-kita ka. Anong ginagawa mo dito? Ito, kabayan, na ibang ganing may-ari. Yan. Ah, yan lang. So, na-damage ang problema, bro. Nadali yung frame. Ayun lang. Kaya sabi ko sa kanya, ipagdasal mong hindi nadali ang chassis. Dahil pag nadali yan, at medyo mahigpit ang mag-uwok. Oo. Wala na. Sayang. Ay, swerte niya. At so, hindi masyado. Side na side ang nadali. Kasi pag nadali chassis niyan, wala na. Dito napakahigpit naman. Higpit, sobra, sobra. Ay, di yan, bago plus. Sabi ko sa kanya, hindi normal yung pag-itim ng iyong ano. Oo. Mags mo kasi... sa dish yan galing. Oo, sa ano yung pad. Oo. Eh, natamaan pa yung rotor niya. Sabi ko, tingnan mo yung akin.
3 and a half years na hindi nangingitim ng ganyan. May problema ka ako yan. Bago yung aking i-check yung langis, sus, wala nang 2 litro ang laman, eh, 4 na litro ang laman yan. Muntik ng matuyo. Oo, ayan o. Oo, mga isang kalahati lang yan. Oo, ayan nga. Sabi ko na ako, swerte mo pa kabayan. At nadalam na, nag-post siya sa mga, sa group natin, sa mga Pinoy. So, pin-EM ko, sabi ko yun, free ako kung gusto mo. Kako lahat, idadamay ko na ng mapuna ko kung gusto mo. Kung gagastusan mo talaga, eh di. Ayusin mo na lahat. Ayusin ko na, nasa hospital lang ako. Eh di, gambutin na ng todo. Para paglabas si... O sariwa. Ano? Wala na, ah, tama naman, oh. hindi na... Ano yan, hindi na drive lang yan, hindi yan chine-check. Hindi na. Hindi rin niya pinasi-service, malamang. Ay, siguro. Ay, ano, anim sila sa pamilya nila, anim ang kotse. Eh, ito. Ito na pasasaan. Kasi ako, pinapaservice ko lagi yung sasakyan ko eh. Ayoko rin na magkakakulo. Oo, kasi pag biniltahan ka niyan, sakit ng ulo. Sa halip na $10 lang, aabuti ng mas higit pa sa 100. Eh, yun, ang problema. Ikako, buti naagapan natin. Eh, tinawag ko na sa kanya. Pinicturean ko, ito ang mga napuna ko. Nasa iyo na kung gusto mong papaltan or ayusin ko or hindi. Nakabili na siya ng... Ito, sa Auckland pa in order. Ang bili, 120. Ang shipping, mahigit 200. Mahal pa ang shipping kaysa... Wala ba siya nahanap dito? Eh, hindi parang daw niya alam. Ay, sabi ko, kabaya, maraming dismantler dito. Matsaga ka lang. Tsaga lang. Ayan nga, problema. Wala siyang time. Yun lang. Puro trabaho sila. Ay. Pero kung ako na itimbre mo agad sa akin yan, ay nakaupo ka lang. Tatarbahuhin ko yan. Sana maghanapan, no? Oo. Ang daming dismantler dito. Ano bang model yan? 96. Toyota Ipsum. Ipsum. Naku, napakarami niyan dito. Sabi, eh, Nadia na. Kako, sige, tuloy na natin, kako. Nadia na ka. Kako, pero marami na ako napalta na ganyan. Ha, sa mga dismantler ko lang inihanap. Oo, hindi. Ang daming dismantler dito. Mga wrecking, yan. Sabi ko, tiyaga ka lang. Ay, sobrang busy bro nila sa ano. Si kabayan, yung lalaki, ay ano, contractor pala dito ng electrical, ng bahay, building. Solo niya yung negosyo. Busy nga yun. Ay, kung hindi mo na malilingilan nga yan. Wala pa siyang tauhan. Eh, malamang siyang kumahit lahat. Oo. Dapat magpunuha siyang tauhan. Magpahinga-hinga din siya. Ba, 19, ano na pa, pala pa siya dito? 1995. Ah, ICPC na pala. Ang huling uwi, 2008. Sabi ko, hindi ari sa akin, maluluko ako niyan. Ay, ngayon, hindi tayo makakalabas. Ay, kailan ako umuwi sa atin ah? Buti, nakabalik ka pa. Marso ako umuwi, 10 days lang, balik uli. Binebreaking ko yung big bike ko eh, nag-message yung anak ko pa, magla-lockdown dito. Ah, kaya umuwi. Sabi ko, sige, i-revoke mo ang ticket namin ng iyong kapatid. O, di-revoke, bayad uli. Okay lang, at least nakabalik ka. Oo, nasa ano ako noon? Nung mag-message sa akin, binebreaking ko sa Laguna ang big bike ko. Papunta ako ng barkada ko sana sa Los Baños. Los Baños. Dahil paborito ko yung may gawa sila ng ano? Yung ano NK. Bagong labas lang sa atin. Mura lang 400 for CC. Pero legal na siya sa expressway. 200 plus lang. Mm-hmm. 200 nga. Oh, 400 pa lang. Isipin mo. Gustong-gusto ko yung espasol ni ano daw ng barkada ko. Pati yung ano doon. Tsaka itong bukupay. Ako, talagang dinadayo pa namin yun. Ano, na, ang... Nakatira ko sa Cavite, pinupunta ko. Oo. Tawag dito, mga ipilido nila, Larga. Yan. De Jesus. Yan. Sarap din pumunta pag ano. Tunay ka. Ay, saan ka galing na Malinke? Bumili lang ako ng tuna dyan sa kabayan natin. Okay, ano, na, ako din natira ng kotse noon. Ay, ikaw din? Oo. Kasi kahit mahal, sige lang. At least matikman mo yung gusto mo. Tama. Ay, kita kita kanina dun eh. Oo, nakita nga kita. Sabi ko, ah, Pilipino yun. Bago mamay biglang bumalik. Oo, naiwan ko yung cellphone ko eh. Eh, online ang bayad doon. Sabi ko, hindi ako makapagbayad online. Oo. Naiwan ko yung cellphone ko. Ay, nung kukunin ko yung tools ko doon, sabi ko, aba, nawala yung ano. Nabigaw ako dun.
Sige, kabayan, okay. Pasyal ka na lang pagkatae, magkape. Eh, saka dito nadalo ng church sa Linggo. Church ka rin. Oo, hindi pwedeng hindi, bro. Sa Labida. Para narinig ko na. Kami sa ano lang, sa Hornby din. Anong church nyo? Yung, hindi. Ano? Pentecostal. Ah, yung Pentecostal doon? Yung kasama ko sa Pilipinas, yung may mga hawak na offering bag, nangangaral sa bus, sa palengke. Yan. Ay anong Christian. Ano? Naging Christian din kami. Oo. Anong Sunday worship kayo? Anong oras? 10. O di may kami naman nag-transfer kami sa hapon dahil lang meron kaming gawain mamayang panggabi din. So sabi ng pastor namin, eh sa hapon na natin transfer para diretso na. Hindi. Eh, ngayon online lang kami ngayon kasi madami kami. May higit 100 eh bawal pag level 2 bawal lang. Oo. Ay kami naman ilang pa eh. Nasa 20 pa lang yata kami. Bago pa lang dito. Pwede pa kayo mag-meet. Luag, naluag pa kami. Oo, pwede pa kayo magkita-kita. Eh, sa amin, bawal. Kaya in-online lang kami. Oo nga naman. Ay, sige, pag kami sa'yo makapasyal doon sa inyo. Oo, pasyal ka lang. Sabado, Linggo, may pasok ka? Wala. Wala. Libre-libre. Kaya lang, minsan, alam mo na, pag Sabado, gala ng pamilya. Tama. Oo. Tapos minsan, si Mrs. may pasok. Tapos, saan may nagtatrabaho? Ang Mrs. Sa mo? Sa apparel master. Sa Wigram. Oh. Si Jesus naman dito sa Tegel. Sa Tegel? Oo, sa Hornby din. Oo, sa Hornby. Puro Hornby kami, yung dalawa kong anak, Wigram naman. Dito kayo na akong bahay? Eh, ano pa lang, ako pa lang dito, natipuhan ko na itong Raycarton area. Pero dati, parang pala ka, padabandaba ako kung saan ako mapaibig tumira. Nung ako lang. Kahit ako nung ako, kung saan ako napunta. Ay, ngayon eh, nadito na ang pamilya. Ang pamilya ka nang settled. Dumami ng damit eh. Sana nga magtagal kami dito kasi maganda yung... Maganda yung ano nyo. Nung makita namin yan, nung lagyan ng for rent, sabi ni Mrs. Kung ganda no, sabi ko. Parang natitipuhan ko yan eh. Oo, maganda yung loob. Ay, nawala na sa isip namin. Hanggang sa ito, naging bakante ang kabila, 400 yan. Tinimbre ko doon sa kabarkada kong katrabaho ko sa Canada dati. Yan, nadyan na sila ngayon. Puro ka na kayo Pilipino dito. Oo, kumpare ko pa din yung nadyan. Eh sige, baka maano yung iyong isda sa isang araw ulit, kabayan. Sige, pasyal na lang. Oo, ikay, ingat. Sige. So yan, kabayan. Este, guys, nakakakwentuhan tayong Pilipino. So ito ngayon, kailangan natin to. Ito yung tisin pinakita ko sa inyo kanina na pangkalas. Ay, ang luag. Dahil pala ako magpalit pa ng mas maliit nito. So, kailangan natin ng ito. Or yung isa. Malintok na yan. Ayun, o. No. Iisang pihit ha. Kita nyo ganyan. Oh. Pag ako ga. Uy. Higa ka di yan eh, alam mo positive, negative yan. At baka mamay may langis pa yung kasama eh. Yan ang oil. Ayun na nga, meron nga. Oil filter. So magkaiba ang oil filter kaysa ko, Sus Maria Joseph Garapon, sa air filter. Oil filter, air filter. Okay. Magkaiba yan ha. Iba pa yung transmission filter. Okay, diyan ka muna. At ikaw ay mamahinga. At ikaw ay maya-maya pa yung nasa basurahan na. Okay. Now, i-start natin ang ating compressor. Sana abot. Sana umabot. Ay, abot oh, eh. Parang bulati eh. Ayan. Maria Joseph. Ay. Ah.
kailangan natin ng naku, kung ari nalimutan ko siya bingi degreaser hop ayan, puno pa lagi tayo nag-i-stack niya kasi mura. Le? Le? Ang memory card ko? Ay, ano muna kaila? Kailangan ko. I-copy muna, kailangan ko. So, yan guys, ay pang-alis ng dumi. Huwag na huwag kayong gagamit niya na mainit ang makina. Kasi magliliab. O alam niyo kayo magliliab. Sisila, mag-aapoy. So, yan. Aray. Ang natin yan. Kailangan natin na spray at napakalapot na ng langis. Para lagi tayo may kaaway. Okay, so gagawin natin guys, uubusin lang natin yung ano niya, langis na tira para may tulay naman. Ay, ikaw na may yan.
Tagal na guys. Guys, ang ano, ang langis, naubod ng itim, ubod pa ng lapot. So, tanggal na ang bumper. Naka live. Ay. No. Okay. So kulang na lang ay ang tag dyan, langis, filter at ano pa, air filter. Tumasa natin yung para pag pinalitan ay fresh na fresh. Yun, nakikita nyo ga? Okay. Kanyang sunog na ang ano eh. Joseph Nirapon. Bibili muna tayo ng ano? Anong bibilhin? Langis, filter, oil filter, ano pa? Saan eh? Baklas na yung brake pad, kaso hindi ko mapapalitan kasi hindi ko alam kung palitin na o hindi. Tago muna natin to. Lock natin at baka mamay. Yo, ano yung dala mo yan? Pagal palan eh.
So ayun. At tayo mama maraka bibili ng dapat ay bilhin oil filter tsaka air filter. So ang number mo ay grabe. Natin ang plaka ay ito. Joe 651. So yun, bili muna tayo ng langis filter, oil filter. So tayo muna ang babayar. Siyempre walang binigay si kabayan na pira. Tingnan na lang natin ang resibo para parehas. Ay, lock muna natin at baka mamay saan ka makarating. Ma? Where is she? So, yan, bibili muna tayo guys ng parts para kuan. Mamaya na ipalit yung bumper. Dali na yun. Okay. Open ng heater at ubor ng kalamig. Yan, nakatikim din ng kaunting ginhawa. Pet malu. Tay ha. Masin muna natin tong ating ano. Charge, itan nyo naman, puro charger. Nalilimutan niya saan eh. Yan. Ang ating manibela ay nasa kanan. Hindi gaya dyan sa Pilipinas. Nasa kaliwa. So punta tayo ng auto supply. Para kuan. Bumili ng parts. Okay.